Ayun, welcome to my channel. This is my first video of my vlog. Ako nga pala si John Franco, isa akong web and mobile app developer. Ang channel na to is para sa mga gusto maging programmer. Kung ikaw ay isang IT, computer science, computer engineering, or kung ano mang course na may kinalaman sa programming, or kung ikaw ay isang startup owner na gusto mong matuto or may idea ka sa business na pinapasok mo, ang channel na to ay para sa'yo. Sa video na to ay pag-uusapan lang muna natin kung ano mga magiging topic natin sa mga susunod kong video. Ito pa lang ang mga nailista ko pero madadagdagan pa to sa mga magiging comment at suggestion nyo. Ang una nating topic is, siyempre, kailangan na muna nating alamin kung ano ba ang programming. Siyempre, dapat may idea muna tayo sa kung anong aaralin natin. Magkaroon muna tayo ng idea or concept kung ano ba ang programming, at ba't ba nagkaroon nito at bakit ba mayroon nito. Ang next topic natin is, para ba sa akin ang pagiging programmer? Siyempre, hindi naman lahat ng bagay is kaya natin matutunan, di ba? Sa video na to, makakapag-decide tayo kung para sa iyo ba talaga ang pagiging programmer. Dapat bang ipurso mo ang pagiging programmer? Next topic natin is, paano maging programmer? So, kapag nakapag-decide ka na gusto mo talaga maging programmer, ang next topic next, paano naman maging programmer? Paano naman magsimula? Ano mga kailangan para maging programmer? Ang next topic is, pwede mo maging programmer kung hindi naman computer related yung natapos or wala talagang natapos. Pwede ka bang makapag-work na kahit wala ka namang natapos or hindi related sa programming yung natapos mong course? Sa video na to, pag-uusapan natin yon. Ano ang pinagkaiba ng programmer at developers? Lagi kong nakikita yung tanong na to paulit-ulit. Lagi may nagtatanong sa akin, ano ba pinagkaiba ng programmer at developers? So, pag-uusapan natin sa video na to kung ano bang pinagkaiba nilang dalawa. Ito rin, paulit-ulit din laging tanong. Anong pinagkaiba ng computer science at IT? At sige, itadagdag na rin natin ang computer engineering. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba talagang study ng tatlong course na to, kung ano mga pinagkaiba nila. At lagi rin may nagtatanong sa akin nung ganun, kung ano ba pinagkaiba nilang dalawa. So, tatalakayin natin yun sa video na to. Ang next topic is history of programmers developers. Ayun, at siyempre maraming salamat sa mga bumili ng t-shirt ng programmers developers. Ayun, maraming salamat sa tiwala nyo dahil kahit malalayo kayo mga iba nasa probinsya, nagpadala ng pera, pinagkatiwala nila yung pera nila sa akin. Siyempre, tapos yung iba, nalaki ng order, umabot ng 15 pieces, 18 pieces. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, around 200,000 member na tayo at nagkaaroon tayo ng mga pre-seminars kadalasan lagi dyan sa Microsoft PH. At sa video na to, tatalakayin natin kung ano ba yung history ng programmers developers. Kung paano ba nabuo ang programmers developers, ano ba yung goal niya, sino ba yung bumuo sa kanya. Sa video na to, pag-uusapan natin yun. Siyempre, ang next topic is programming basic. Hindi lang tayo puro discussion dito. Magkaroon din tayo ng actual coding. Tuturuan ko kayo kung paano ba mag-program ng basic muna. Siyempre, mula basic hanggang sa maging advanced na tayo. Marunong na tayo ng basic. Next is mga best practices ng programming. Sa programming kasi is walang tama't mali. Pero may tinatawag kasing best practices. So, magiging topic din natin yon sa actual coding. So, marunong na tayo mag-program. Pwede na tayo mag-apply ng trabaho. Magkano ba magiging tamang rate mo? Kasi may tinatawag kasing asking salary. Paano mo marirate yung sarili mo? Sa video na to, tatalakayin natin yun. Paano mag-apply as programmer kung wala pang experience? Siyempre, ngayon, alam mo na kung paano mo mairirate yung sarili mo. Ang next topic is, paano naman mag-apply kung wala ka pang experience? Sa video na to, bibigyan ko kayo ng tips kung paano mag-apply kung wala ka pang experience. Kasi laging iniisip natin pag mag-apply ng trabaho, laging kailangan may experience eh. E paano ka makakapag-experience kung wala ka pang experience, di ba? Paano maging freelancer at kumita online kahit sa bahay lang? Pag-uusapan natin dito yung mga work from home na trabaho. Pag-uusapan natin dito kung paano ba maging freelancer, paano ba mag-apply sa mga company na work from home, anong mga kailangan gawin para ma-set up yung mga yon, kung paano yung mga disiplina sa sarili kung mag-work from home ka. Kasi siyempre, di ba, walang nag-uutos sa'yo, nasa bahay ka lang, may binibigyan ka na ng task nung employment mo or kung sino man kliyente mo. Tuturuan ko kayo sa video na yon. Advanced topic na tayo. So, marunong na tayo mag-program, pero may mga tinatawag kasing advanced programming. Dito na rin yung mga pumapasok, yung mga low-level programming languages, mga network programming. Ituturo ko din sa inyo yon. Pero yun, advanced topic na yon. Sa huling video na natin yun. Sa ngayon, yung pa lang yung mga topic ko na mga nailista ko. Siyempre, maradagdagan pa nga yun. Sa mga suggestion at mga magiging comment nyo, sa mga tanong nyo, bakit ko ba gagawin to, yung video na to? Bakit ko ba ginagawa to? Naniniwala kasi ako na yung knowledge is hindi naman talaga sa ating galing yun. Kagaya ko, yung mga natutunan ko is natutunan ko lang din naman sa iba. Natutunan ko lang din sa mga article, sa YouTube. Pero kung papansinin mo is natutunan ko lang din sa ibang tao.
At yung taong yun, yung natutunan ko is natutunan niya lang din sa iba. Para sa akin, naniniwala ako na yung knowledge is galing talaga sa Panginoon yun. Kaya, pananiwala ko na hindi talaga galing sa atin yun. Naniniwala ako na yung knowledge is nandyan na yan. Ina-adapt na lang natin. Parang ganito, may isang dalampasigan, may mga isda. Siyempre, hindi naman tayo gumawa nun, di ba? Nandun na yun eh. So, sino ba gumawa nun? Naniniwala tayo na yung Panginoon yung gumawa ng, mga, ng nature. So, kung tamad tayo, hindi tayo makakuha ng isda. Kaya kailangan maging magsipag din tayo para makakuha yung isda na yun. Parang yung mga isda na yun, yung mga knowledge. So, kailangan tayo rin mismo magsipag, mag-aral para makuha yung mga knowledge na yun. Para matutunan natin yun. At ang silbi naman ng video na to is, example, may isang owner ng fish pan. Marami na siyang isda. Marami na siyang natutunan. Ibabahagi niya rin sa iba. At naniniwala ako sa kapaskasabihang, hindi lahat ng alam mo ay alam ko. At ang alam ko ay alam mo. So, doon din nagsimula ang programmers developers. Sa ganung paniniwala. So, we are programmer, we're sharing knowledge each other. Kapag nag-share tayo ng knowledge, mas marami pa tayong natutunan. At hindi ako naniniwala sa mga pagiging kompetensya. Kasi may isang admin na nagsabi sa akin na, Franco, huwag ka ganun magpo-post dyan sa programmers developers ng mga tutorial. Kasi, balang araw, magiging kakompetensya mo rin yan sa trabaho or sa kung ano man. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kung alam niyo yung history ng Pilipinas at yung mga nung panahon pa ni Marcos, yung tayo lang yung nagturo magtanim ng palay sa mga katabi nating bansa kagaya ng Thailand. Tapos ngayon tayo pa yung umaangkat ng bigas sa kanila. Hindi ko ganoon kabisado yung history na yun pero may idea lang ako doon. Parang ang nangyari is tayo patuloy yung bumibili ng bigas sa kanila pero tayo lang yung nagturo sa kanila. Hindi naman nila kasalanan yun na tinuruan natin sila at hindi rin naman natin kasalanan na nagturo tayo. Eh ang nangyari doon is kasalanan natin na nagpabaya tayo. Ibig sabihin nagturo ka, tapos yung tinuruan mo, naging mas malupit pa sa'yo. Ibig sabihin, tumigil ka na sa aaral. Ibig sabihin, kaya ka nagsapawang ko nung taong tinuruan mo, kasi nagpabaya ka na. Ganun yung nangyari sa Pilipinas. Parang nagpabaya na tayo, hindi na tayo nag-focus dun. Sa mga pagiging computation naman, sa nung nag-aaral ako, dalawa kami magka-classmate, lagi nagko-competition. Masaya ako sa ganun. Masaya ako sa pagiging competition. Kasi, mas ginagalingan ko pa eh. Nung time na yon lagi akong pangalawa. Kagaya nung nagkaroon kami ng competition sa school namin, programming competition, ako, alam ko sa sarili ko na yung code ko talaga is sobrang pasang-awa lang. So siya talaga yung nag-champion doon, yung classmate ko na yon. Tapos yung mga judges nung ano na yon, yung tumingin ng mga code, parang naganap na lang ng kung sino yung medyo mas malinis, yung tipong medyo mas okay na. Kaya nasali ako doon. So, alam ko talaga sarili ko na hindi talaga ako yung time na yun, hindi talaga ako magaling eh. Hindi talaga ako magaling mag-program pa nun. Kaya, yung time na yun, mas nag-aral ako. Kasi, dahil dun, tsaka lagi ako mas nag-aaral kasi lagi ko siyang, yung classmate ko na yun, sobrang layo na talaga ng yung skill niya sa akin. Pagkakaalam ko is, naging course niya na yun, tapos nag-aral ulit siya. Kaya, yun, ganun yung agwat ng skill namin dalawa. Tsaka, matalino talaga siya. Ako yung student na moderate, parang sakto lang. Parang sa akin, hindi talaga ako matalino kasi nung mga high school ako, lagi ako nasa lower section eh. Pero, ayun nga, dahil doon, nakikitaan ko siya, mas lalo ko pang ginagalingan, mas lalo pa ako nag-aaral, mas lalo pa ako nagsisipag. Kaya yung pagiging pang competition, kompetensya, hindi ako naniniwala sa ganun. Hindi, mas maganda nga yun eh. Hindi, magpagalingan tayo sa programming, mas masaya, di ba? Tapos nagtuturuan pa tayo, di ba? Kung alam nyo yung binalita dati na isa ko ba nakita, yung buong classroom is halos sa lahat sila uno. May mga medal sila lahat. Ibig sabihin, nagtutulungan sila. Hindi sila nagkukumpetensya doon sa loob ng classroom na yun. Kasi pag nag-aaral tayo, ano na agad yung nagdadamuran pa, hindi nagtuturuan. Kasi para mas mataas yung grade, para siya yung mas magkaroon ng honor. Pero sa college, iba na eh. Pwede kayong lahat maging valedictorian eh. Pwedeng lahat kayo maging uno, di ba? Magkaroon kayo ng unong grade. Kaya ganun, hindi ako naniniwala sa mga competitors. Masaya nga ako may ganun eh. Alisin natin sa naniniwala yung hindi tayo nagtuturuan dahil magiging competitor na yun. Yung admin na yun, dapat nga walang karapatan maging admin yun eh. Ganun yung paniniwala niya. Inadya siya nung kaibigan ko na maging admin. Nung sinabi niya sa akin yun, tahimik na lang ako eh. Siyempre, hindi naman tayo yung makipag-away pa para dun. Pero yun nga, naisip ko dapat wala siyang karapatan maging admin dun sa group na yun. Kasi kung ganun yung paniniwala niya. Nagtingin ka sa kanya ng tulong, tatanungin ka agad niya kung magkano yung budget mo. Di ba? Ang pangit ng ganun, parang hindi mo tropa, di ba? Kaya yun.
yun lang naman at bye-bye. Code-code lang tayo, sipag-sipag, aral-aral, yun.